Yo, what's up guys, mga katigasin, welcome back for another tutorial. Isang malupit at mabilisang demonstrasyon tayo, diretso na tayo agad para matapos agad ito, dahil alam ko ayaw nyo ng mahabang video. Isa pa, mainit din kasi ang ulo ko, kaya umayos kayo ha. Hindi kasi ko naka-score. Okay, tara, tapusin ang video, dahil kung hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, diretso na agad tayo sa studioyoutube.com. I-type nyo lang sa Google search engine nyo, studio.youtube.com. Kung ano meron kayo dyan guys, kung meron kayong ibang search engine, pwede yan. Yan, search nyo. Waiting lang, medyo loading kasi ko. Mabagal pag data. Yan, lalabas yung inyong YouTube dashboard. Tapos sa diretso agad kayo dito sa kwan, sa my help center, sa right side, sa tabi ng inyong profile. Yan yung question mark na yan, click nyo lang agad yan, click question mark yan. Tapos hantay nyo mag loading tapos ayan ang lalabas guys, help center community, how can we help you. I-type nyo lang dito sa may describe your issue, i-type ninyo yung issue ninyo, yung brand. Tinayip ko dito kasi ako nagpunta kasi hindi ko makita yung shortcut, kaya nagpunta ako sa help center, brand channel, type nyo. Pambihira, pati YouTube mayroon na rin issue yan, kahit saan talaga may issue, ganun talaga. Okay, pagkatapos nyan na i-click nyo lang agad yung sana ba yun, ayan yan, create a new channel. Tapos yan, your channel list, i-click nyo agad yan para dumirekta na kayo agad doon sa list ng inyong mga channel, kung meron man. Pero kung wala, ayan ang lalabas. Ayan, and guys, as you notice, ayan yung aking current channel na may 3,000 subscriber. Tapos dito sa may left side, create a new channel. Ayan ang kiklik nyo yung plus na yan, kung gagawa kayo ng panibagong channel. Click nyo lang yung plus na yan. At guys, tapusin po ninyo yung video na to guys. Huwag po ninyo ugali mag-skip pag nanonood po kayo ng tutorial para masubaybayan ninyo at maintindihin nyo ng lubusan. Okay, click nyo yung plus na yan. Ayan, yan ang lalabas na page. So, basahin natin to create a new channel, create a brand account. This brand account can have a different name than your personal account. For example, a business name or another name that you choose. Ayan guys. At tapos, dito, dyan, sa may ikon na yan, bakante na yan, dyan yung itatype yung pangalan na ipapalit nyo. Ibig sabihin yung channel na gagawin nyo, yung pangalan ng channel mo. Ayan. Kale26TV. Ayan ang napili kong bagong pangalan ng channel. Tapos pag okay na, click create. Ayan. And then guys, kapag nakiklik nyo na yung create, okay na ho yun. Pero para masiguro nyo, tignan po natin sa my YouTube studio kung nakagawa na nga tayo ng bagong channel. Check nyo lang yan. Click nyo lang yan. Ano yan? Settings. So yun guys, successful, nakita nyo nasa ibabaw, Kale26TV, ayan yung bagong channel na ginawa ko, no subscribers. So guys, pwede yung i-manage nyo yan sa ilalim ng inyong iisang Gmail account. Isang Gmail account lang yan, dalawang channel, pero pwede pa kayong magdagdag. So nasa sa inyo yan guys ha. At kung sa tingin nyo guys na makakatulong sa inyo ang gumawa ng multiple YouTube channel, gawin nyo na ito sa akin na pinakita ko lang. Pero sa tingin ko, sa ngayon ako babakante lang muna yan kasi pinag-aaralan ko pa eh. Tsaka alam ko guys, yung mga dati nyong content sa current channel nyo, pwede i-move dyan. Alam ko pwede yung ganun. Pero sa tingin nyo, kailangan bang gawin yun? Nasa sa inyo pa rin yan guys. So ayun guys, tapos na po yung ating tutorial for today. Kung okay sa inyo ito, di salamat. Kung hindi, di okay lang din. Basta ako, bigyan ko kayo ng idea. So okay na. Bye-bye. Bahala na kayo sa buhay nyo.